nakarating na rin ako sa sityo ng aking kinalakihan. Nakapagod naman maglakad. Ganito nga pala ang mga tao rito sa sityo ng Katumakawan na yun. Good cheers! Ate, ate! Alam mo po ba ang bahay ni pamilya ni Pamilya Santos dito sa sityo ng Katumakawan? Ay, oo, iha. Dumiretso ka lang sa daan na yun. At kapag may nakita kang itim na gate, bahay na nila yun. Sige po, salamat. Sino ko sila? Kayo po ba may ala ko? Oo. Ako nga pala si Margaret Villamor. Tatawagin niyo lang po ako na Marga. Ako po yung pinadala dito ng kasambahay. Ito po yung mga outfits. Halika, pasok ka, Marga. Alam mo po, Mau, sa katunayan, dito po ako lumaki sa sityo Katumakawan. Ah, ganun ba? Kaso lang po, lumipat kami sa aming pamilya. Kasi dati magulo. Ay, ganun ba? Buti lang makabalik ka kasi kailangan ko talaga ng kasambahay dito eh. Para mayroon lang magbantay at makaasikaso. Mainit to sa labas, sinalubog ko mag-usap sa parang. Sige, magpapa muna. Mga anak, nandito na yung mga sa kasambahay. Uy, Han! Napagalit ka ng kalak. Loko. Magpapa muna. Asawa ko si Robert. Magandang araw sa'yo. Ikaw ba yung bagong kasambahay namin? Ayaw po, sir. At yun naman ang mga anak ko. Si Maria at si Annalyn. Si Ayana naman sa kwarto niya, nakitulog pa. Ganun ko po na. Actually, hapon pa yung klase ng mga bata, kaya hinahayaan lang namin siya maglaro ng games. Baka kasi magsilip sa labas. Ay, Han, aalis na ako. Baka kasi balik ako sa labas. Ah, sige, Han. Mag-ingat ka. Marga, ito na bahala dito, ha? Dito, Mom. Han, mga anak, aalis na ako. Sige, okay. Sige, Han. Sige, bye. Pagod? Marga, pagkinala lang ng snack at inumin. Okay po, ma'am. Uy, kumusta ang trabaho? Ayos lang, medyo nakakapagod. Hindi, wow. Ito po, ma'am. Salamat. Mano po, si... May balita po kami sa inyo. Tara! Miss Ono! Yay! Kasi po kami. Ang galing naman. Dahil dyan, mga anak, lalabas tayo bukas at maaga tayong matutulog ngayon. At bibili natin yung paborito ninyong ice cream! Yay! Thank you po! Thank you, Mami! Ay, Marga! Alis na muna kami ngayon at ikaw nang bahala sa bahay, ha? Ay, teka lang, sir. May invitation card yung pinadala, sir. Kung saan ba ito? Tungkol po lang ito yung health awareness program. Ah, sige. Ano ba yan, Han? Sulat daw, oh. Health awareness program. What if doon lang tayo pumunta? Ah, sige. Ikaw bahala. An mga anak? Ayos naman sa inyo? Okay lang po, me. Halin na kayo, mga anak.
At ngayon ay narito ako sa inyong harapan upang mga magbahagi ng mga ilang tips kung paano ba natin mapapangalagaan ang ating kalusugan at kapaligiran dito sa inyong sityo. Maraming sa inyo dito ay wala masyadong alam sa tamang pag-aalaga sa kalusugan, kaya naman ay tuturuan ko kayo kung paano ang tamang pag-aalaga sa inyong mga sarili kahit nandun lang kayo sa inyong mga bahay. Una ay ang pag-zumba at pag-exercise. Alam naman natin ang pag-exercise ay isang magandang gawin kapag tayo ay nabuboard sa ating bahay. Ito ay sa mga physical activities na maaari nyong gawin kahit 2 beses lang sa isang linggo. For like mga 30 minutes. Nakakatulong ito sa inyo dito sa sityo Katamangawan dahil kayo ay pagpapawisan at magiging physical fit kapag gagawin nyo ito. At ang pangalawa naman ay pag-iwas ng mga bisyo, kagaya ng paninigarilyo at pag-iinom ng mga alak. Ang sigarilyo at ang alak ay maaaring makasira sa inyong baga at katay. Kaya kailangan nyo itong iwasan kung gusto nyo dito sa inyong sityo na humaba para inyong buhay. Tatlo ay ang pagkain ng mga healthy foods, kagaya ng mga gulay at prutas. Dahil karamihan dito sa inyong sityo, ang kinakain ay chicheria at mga unhealthy foods. At panghuli, huwag nyo ngayaan na palaging babad sa cellphone ng inyong mga anak dahil makaka-addict kanila ito. Kaya yun lang po ang mga ilang tips na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Kaya maraming salamat. ID, what if pag-uwi natin sa bahay ay mag-ehersisyo na lang kaya tayo? Imbis na magbabad kami sa gadgets, ay mas nakakasama pa ngayon sa kalusugan namin, di ba? Sige. Oo nga. Magaling idea yan. Nagawin natin magdata sa bahay. Simula ngayon, magda-diet na rin kami ng nanay nyo dahil tumataba na kami. Sige.